Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang sinasabi po namin sa inyo noong linggo pa po, no, nakaraang linggo pa po, no, na nang sumablay po yung bayarang mga tabloid na last week daw po natin makikita si Maine pero hindi naman po nangyari. Pero ngayong araw po ng Webes, tulad po ng aming mga sinabi sa inyo, no, Monday pa lang, si Maine po ay present na ngayon sa Itbulaga. Nagbalik po ang Dragona, tama ho ang ating mga napag-usapan. Pero ang tanong po ng mga netizens is si Alden. Hindi pa naman start ng movie nila ni Bea Alonzo pero wala pa rin si Alden sa Itbulaga. Abay, wag po ako ang inyong tanungin. Ang tanungin po natin sabay-sabay ay ang management po ng Itbulaga na until now ay wala pang ibinibigay na schedule kay Alden. Hindi na po nakakagulat si Father Jeff nga po, di ba? Eh hindi na po nila iniimbitahan dahil maraming alam sa Aldab. Mamaya po idedetalye po natin ang mga bagay na yan, ano, kasama ang kasabay po ni Maine Mendoza sa kanyang pagbabalik. Tama po kayo, may kasabay si Maine Mendoza sa kanyang pagbabalik. Walang iba kundi ang nakakalokang blind item na mamaya po ay ibabahagi namin sa inyo. At syempre, hinding-hindi mawawala ang mga latest na ganap kay Maine at kay Alden sa araw na ito. Happy, happy week sa Maine, Alden at sa buong Aldab Nation. Sabi naman sa inyo, hinding-hindi tayo magpapahuli sa mga latest na ganap sa kanilang dalawa. Magkasama man sila o hindi, ay pag-uusapan pa rin po natin yan sa araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy po ang pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa kanilang dalawa. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin, pero hindi ka naman nakasubscribe, nako, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto po ang mga komentong napili ng ating team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Julaini Alpino. Sabi niya rito, "Hi Mr. Pinas, na-miss ko yung update mo at lalo na ang Aldab. Nasira kasi ang cellphone ko at naging busy, nagwo-work na kasi ako. Pero ito, kayo, agad ang sinerch ko para makibalita sa Aldab. As usual, hanggang ngayon, ang dami pa rin nilang sagabal sa Aldab. Ayaw pa rin nilang tigilan ang Aldab. Sana pumirma na si Maine sa GMA para lagi na silang mag-partner ni Alden at tiyak hindi na sila bibitawan pa ng GMA. At doon naman siya, sa main goals ni Maine, sana galangin niyo desisyon ni Maine. Kasi kung wala siya, paano kayo? Diba? Okay lang po yun, Miss Julaini Alpino. Trabaho lang po tayo ng trabaho, no? Pero dapat may social life pa rin po tayo. Huwag kakalimutan ng sarili, okay? Tulad po ni Maine at saka ni Alden na todo-todo pa rin po sa pagtatrabaho. Pero sabi po nila, no, hintayin muna natin ang magiging desisyon ni Maine Mendoza kung siya ba ay magnanais na ng kontrata ng GMA or hindi pa. At dyan naman sa main goals na yan, tama po kayo. Tama yung sinabi ninyo. Irespeto naman at igalang naman natin ang desisyon ni Maine. Bago pa pala mag-file ng COC, si Mr. Spotted ay nagpipilit ng tumungtong sa main goals. Ayun, kakapilit na lang kakapilit na imbyerna ang Dragona. Anong nangyari? Hinto po sila. Wala nang main goals. Hindi nga naman sila makakapag-main goals nang wala si Maine. Diba? At ang ikalawa nating komento ay mula naman po kay Miss Van G. Season. Sabi niya rito, "Hello Mr. Pinas. Advance Happy Halloween sa inyo. Point of view, pagkakaalam ko, as per COMELEC rules, once na nag-file ka na ng candidacy, ang isang artista hindi muna pwedeng lumabas kahit sa ang shows. Eh bakit si user Spotted ay masyadong ginagawang in-demand ang appearance niya sa vlog ni Julius Babaw, house tour? Pero ang bukang bibig, Maine Mendoza, di ba? May nilabas pa na hindi gagamitin si Maine sa politika. Ultimo mother, bukang bibig din si Maine." O nga naman, ano, sasabi-sabi ng hindi nila gagamitin si Maine, pero nanay niya, kapatid niya, di ba siya? Maine Mendoza ang bukang bibig. My goodness, pagbababatukan ko kayo isa-isa dyan. Coincidence din naman ang October 22 at 24
kay special dates kay Alden and Maine. Plus may Lazada taping. Blessing yung kay Alden and Maine. Hindi sila naka-attend ng kasal ng Tom Carr, tapos ang reason kaya maagang tinapos ang main goals ay dahil may kinalamin naman kay User Spotted. Anong network ba talaga si User Spotted? Bakit pati TV5 Buko Channel kung saan nandun na ang mga shows ni Maine ay gusto siyang ipasok? Malaki ba ang bigayan kaya pag ang payag ang management? Mabuti na lang pinutol na ni Maine kasi yung show niya mapapasukan ng sarsuela. Good job ano kung totoong si Maine na ang umaksyon kasi alam niya siya na naman ang mapapasama. Sa nakikita po natin Miss Bungie season, talagang tulong-tulong ang media reporters ng ABS-CBN para paingayan ang pangalan ni Mr. Spotted, 'di ba? Eh alam niyo naman nang nawala ang bahay ng ABS-CBN kung saan-saang network sila naglipa na, 'di ba? At dahil nga bawal maglabas, no, maglalabas sa mga shows, ayan, puro vlog ang inaatubag para umingay ang kanyang pangalan. At dyan naman sa main goals, noon pa yan, management talaga niya ang kapit na kapit kay Mr. Spotted, ano? Mabuti na lang marunong nang pumalag si Maine sa kanila. Ayan, di na sila inabot ng Pasko at bagong taon. Wala siyang pakialam kahit 13 episodes pa lang ang inaabot. Salamat sa point of view ninyo and God bless po sa inyo dyan. At ang ikatlo nating komento ay mula naman po kay Miss Lena Sarina. Sabi niya rito, yan nga ang balita ng isang reporter na ang main goals ay may season 2 at si Spotted daw ang makakasama ni Maine sa show. Yan talagang management ni Maine, lahat gagawin na mapapayag lang si Maine na gamitin sa candidacy si Spotted, ni Spotted. Kasi masisira at maapektuhan pa ang show. Hindi nagkamali ng hinala ang fandom dahil sa franchising ng ABS-CBN kaya may sarsuela. Milyones ba naman ang nawala sa kanila? Wala silang magagawa kung ayaw pumayag ni Alden at nasisira ang reputasyon ni Maine sa mga panlalait ng bashers. Kaya siguro, hindi nila mapagsama si Alden at Maine sa Itbulaga. Gusto nilang palabasin na si Maine at si Spotted ang real and hindi si Alden. Marami silang naapektuhan, Miss Lina Sarinas. Naghirap po sila nang mawala po ang kanilang bahay. Ang ABS-CBN, ano? Kaya nga, ang motto nila, whatever it takes, gagawin nila ang lahat-lahat, maibalik lang ang prangkisa na yan. Ayan, nagtakbuhan ang mga artista nila para sa prangkisa ng bahay nila. No? Ulitin ko lang, para sa prangkisa, tumakbo sila, hindi para sa mga mamamayang Pilipino. Ikaw naman, Mr. Spotted, mag-usap kayo ng nanay mo. Diba? Ikaw sinasabi mo tatakbo ka para maglingkod sa bayan. Eh ang nanay mo sinasabi tatakbo ka para sa prangkisa ng ABS-CBN. Mag-usap kayo, nabobokelya kayong lahat. Sa mga pangsarili nyong mithiin. At ito na nga, totoo po ang mga napag-usapan natin noong Monday. Na wag po kayong maniwala sa mga mumurahing tabloid dahil nabiktima nila tayong lahat sa fake news na si last week daw si Maine ay nasa Itbulaga na pero wala. Diba? After ko pong itong i-record, no, lulutuan ko po muna si Lola Granny ng chicken curry. Dalawa lang po kasi kaming naiwan sa bahay. Yun po kasi ang gusto niya. Ang problema lang, hindi ako marunong magluto ng gano'n. Kompleto naman ang recados, no. Wish me luck lang na magustuhan ni Lola Granny kasi gusto po niyang kumain na habang siya po ay nanonood kay Maine Mendoza at nag-aabang po kay Alden sa Itbulaga. Pero yun na nga, no, hanggang sa umagang ito, batay po kay Miss Lou, wala pang schedule na ibinibigay ang Itbulaga kay Alden Richards. Puro endorsements lang naman po si Alden ngayon, no? At ang APT rather at ang Itbulaga, eh wala pong binibigay na schedule. Ano na? Porket nandun si Maine, walang schedule na ibibigay kay Alden. Ano? At para naman sa sentro ng ating mga updates. Kasabay nga po sa pagbabalik ni Maine Mendoza, ang isang blind item na nagmula po sa pahayag ang Filipino Star ngayon. Mula po sa panulat ni Georgie Rula, no, na ang isang actress daw po ay may asawa at anak na at noon, no, kainitan po ng karera ng actress na ito ay pilit po silang pinaghiwalay ng male celebrity na kanyang karelasyon. Pero hindi po umepekto. Ngayon ay inililink ang naturang actress sa isang male celebrity upang mapagtakpan ang pangyayaring ito. Yan po yung pinakabuod ng blind item. Ayoko na pong basahin, nandyan naman po yung mga pictures, pwedeng-pwede nyo pong i-stop to, then basahin nyo muna, no? Wala pong pangalan na ibinigay, kasabay po yan ang pagbabalik ngayong araw ni Maine Mendoza sa Itbulaga. Sabi nga ng mga Alda fans, ayaw na nilang magsalita.
basta't kilala nila ang tinutukoy sa blind item na yan. Ako, masaya ako, pero ayaw ko pong pansinin, ano? Ayaw ko pong pansinin at ayaw ko pong magbigay ng pangalan dahil alam naman natin sa mga sarili natin kung sinong tinutukoy dyan. Ayaw po itong pansinin ng mga kurimaw, ng mga toxic mainers at ng mga Armin fans dahil alam po nila na ngayon, eh kahit pa paano, may nalalaman na din ang mga taga-media. Sino nga kaya ang nasa blind item na yan? Nakakaloka, diba? Again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.